sa LBC kasi kukunin ko na yung pinadala ni Pops Yukim Kim kasi sa kanya ako nag-order nung halo ay ha, Domino Switch yata yun, hindi ko matandaan, plug and play daw sa FYE. Saka nagbili na din ako ng mga extra parts sa maintenance ng ating rider. Sa akin naman kasi wala pa naman sira, pero nag-stock na ako, nag-order na ako para reserva na lang kung magka kung masira. Ang hirap kaya maghanap ng pyesa. Sunod nga ang ordering ko ay clutch lining kasi matatlong taon ang motor ko, wala pang palit, nalintikan ang haba ng pila. Tapa ko na yung ano, yung parcel ko galing kay Yukim Kim. Hindi kasi sa akin siya binigay nung last Sunday kasi mali yung spelling nung ayab, mali yung nailagay niya na apelyido. Pero ngayon nakuha ko na siya, guys. Kaya stay tuned kayo sa pagkabit natin nung ano, nung kung talagang plug and play talaga. Legit naman yun si Pops Yukim Kim. Meron din siya mga SGP parts outside sa Domino Switch. Nag-order din ako sa kanya nung sa pump. Reserve ako na lang na piyesa sa kayo yung damper. Rubber damper ba yun? Saka yung spring. Saka sa pump. Kaya yung Domino Switch niya 1.4. Bali binayara ko sa kanya 3.4. Kaya nagtawad ako sa kanya kung pwedeng pre-ship na. Madali man lang siya kausap, guys. Noong Friday pa ito dumating, ngayon ko lang siya na pick up ngayong Martes. Kaya na late. Okay, guys, abangan niyo lang pagkabit ko itong Domino Switch. Yan, guys, nakuha ko na yung pinadalan ni Kim Yumi. Sa LBC. Bali ito ay 3,400 kasi may in-order na din ako na piyesa sa kanya, yun sa pump, damper, tapos yung Domino Switch. Yung Domino Switch ay 1.4 sa kanya. Naka-discount ako sa kanya ng shipping, pinag-free shipping niya na. Kaya in-order ko na ng sabay para may reserve akong piyesa. Ang hirap kasi maghanap ng piyesa ng ating Rider 150 FI. Yan, buksan na natin. Halaga siyang 3,400. Ito yung gasket sa pump. Ayan. Nag-order na ako niyan kasi tatlong taon na yung motor ko. Baka man nalang masira, di na ako mahirapan mag hanap ng pyesa. Ayan, sa pump din yan. And then ito kasi set na kasi ang in-order ko sa kanya para may reserva ako. Ayan. Pasiguro na kasi ako. Matatlong taon na kasi ang motor ko sa August 24. Kaya nag-order na ako ng set. Ito yung spring sa damper. Ayan. Ito naman yung rubber damper. Yan kasi pag ako nag-book, sunod kong orderin ay yung clutch lining. Kasi hindi pa din ako napalit para isang bungka lang. Yan eh. Kasama yan. Kasi sa motor yan. Ng makina. Yan. Tago ko nito sa reserve. Ito yung Domino Switch. Okay. Uy, may sticker. Salamat, Pops. Kim Yumi. Ayos. Pinadalan din ako ng sticker. Ayan. Maganda yung sticker ni Pops. Dikit ko sa motor ko. Ayan. Ito yung Domino Switch.
kaya ako nag-order sa kanya. Ito, nasira yung switch ko dito sa signal light. Sabi niya plug and play. Kaya susubukan natin kung talagang plug and play. Kuha ko sa kanya nito ay 1.4. Yan. Yan, stay tuned kayo guys. At sunod natin gagawin ay installation nito. Yan, another video tutorial naman guys. Kakabit ko itong domino switch. Nabili ko ito kay Pops Kimyumi. Isang legit seller din sa online. Sabi niya sa akin plug and play. Okay, tingnan natin kung talagang plug and play siya sa ating Rider 150 Fi. Okay, kalasing ko lang yung headlight. Katanggal man na yan, then salpa ko ito. Yan, shoutout pala kay Pops Kimyumi. Yan, kung gusto niyo din mag-order nito, mamaya titesting natin pag naikabit ko na. Tingnan natin kung plug and play talaga siya. Ito guys, simple lang pag-install. Susukin nyo lang yung dalawang nakakabit dun sa switch nyo, dun sa stock switch nyo. Ang hindi lang dyan plug and play ay itong sa starter. Yan, tatap nyo yung dito sa kulay itim. Yan, yan natin itatap itong dalawa. Yan lang dyan ang hindi plug and play, the rest plug and play sya. Set up ko lang guys. Ito na guys, nakabit ko na. Madali man lang siya i-install. Yung isa lang dito sa electric starter, yung orange saka yellow. Huwag lang kayo matap dito sa black wire. Kahit magkabaliktad yan. And then yung ibang socket, salpak lang naman. Sundan nyo lang yung stock nyo. And guys, nakabit ko na yung domino switch. Rider 155 natin. Kaya pala ako nagpalit niyan. Kasi sira na yung switch nitong stock, nawala yung plastic. Yan, sakit sa kamay ko, nagsisignalay. Yan, testing natin yung mga function nya. Where's my key? Yan. Yan. Ang kagandahan dito guys, mayroon na siyang passing light. Natin, electric muna natin. Electric start. Start, kusina, na light, left, right, center, and then high, pailaw naman, low, high, and then park light. Dito, hindi siya mag passing light, gagana ng passing light kapag naka-switch yung headlight mo. Kailangan mo siyang patayin bago kumana ang passing light. Maganda dito guys yung passing light niya, pwede naka-low, pwede din naka-high, switch mo lang. Yan ang passing light niya. Kalimitan man natin ginagamit yan ay umaga, passing light. Okay, isa gabi, pero kalimitan ay sa umaga. Ngayon guys, napakadali lang i-install yung domino switch ni Pops Kimyumi. No need na mag-wiring dito sa passing light kasi kasama na siya. Kusina, electric, signal light. Ang nagandang nagustuhan ko din kasi dito, mayroon na siyang passing light. Kasi sa stock natin, wala. Ayan, park light. Out. Ang sarap dito, itong park light, kailangan mo siyang ilahin muna.
pag ma-park light ka. Pag gusto mo ma-off, madali lang pag-off. Plug and play siya sa Rider 150Fi natin. Okay, kung gusto nyo order, order lang kay Kai Pops. Yukim Kim. Ano ba? Yukim Kim. Yan, post ko na lang din yung FB account niya. Para di kayo mahirapan pa ganun. Pero kilala mo na siya ngayon eh. Gacha functional. Hi, hello. Switch. Switch siya. Hello. Hi. Kung may tanong kayo guys, comment lang kayo sa YouTube channel natin and then kung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and like and share. Yun lang guys. See you sa next vlog na naman natin.